kababayan, welcome back sa aking YouTube channel. Ate Luz po, OFW Taiwan. Bago tayo magsimula, tour ko muna kayo sa aking mansyon. Ulala! Biro lang po. Ito ay bahay ng aking boss. Pero sabi nila guys, wala daw masamang mangarap. Mangarap ka, matayog na. Sabayan mo lang ng sipag at syaga. Lahat ng pangarap ay matutupad. Pero bago tayo pumunta sa mga panaginip na yan, tara na! Lilibutin natin ang kabuuan ng bahay. Yan. Ito yung salas nila. Ito yung kitchen. So, this is my favorite room sa bahay. Ito yung first bathroom. Ito yung bedroom ng isang bata. Tayo sa second room. So ito naman yung office nila. So nakita niyo maraming computer dito. So madalas dito naglalagay yung boss ko na babae. So, super duper silang mababait, promise. So, ito yung room ng mga amo ko. Tingnan yung daming manika kasi nga fashion designer. So, dinadamitan niya yung mga yun. So, nandito na ulit tayo sa salas. So makikita nyo talaga, super duper talaga ang salas, guys. Yan yung kapatid ko, nag-tour siya dito. So sabi ko, dyan ka lang muna kasi magbibideo ako, sabi ko sa kanya. Sina-amaze dahil super duper talaga ang laki ng bahay. Sabi niya, nililinisan mo ba to? Ang laki-laki. Sabi niya, oo naman. So, sabi niya sana. Kaso hindi na kaya, guys, kasi nga malaki daw masyado, hindi daw niya kaya, promise. O, diba? O, ayan yung kapatid ko, pinagtrabaho ko na. Para matapos agad yung trabaho namin dito at makauwi kami agad-agad. Eh kahit na magtulungan kami, hindi pa rin sapat na matapos yung trabaho namin sa 5 oras. Pero at least, ang importante sa akin ay yung makita niya kung ano ang trabaho ko dito sa abroad.
mga OFW, ganito talaga ang trabaho sa abroad kahit na matinding init sa labas. Sa paglalakad lang ay talagang tinanong sa akin ng kapatid ko na talagang layo daw ang hirap. Kasi itong bayan ng boss ko ay medyo pataas kung pupuntahan mo. So ngayon naranasan niya at nakita mismo niya ang trabaho ko sa abroad na hindi basta-bastang kumita ng pera. Tama po ba? Kayong mahal namin sa buhay na nasa Pilipinas. Sana pahalagan niyo ang mga pinapadala naming pera dahil hindi basta-basta kung saan namin pinulot o kinuha yung mga pera. Hindi po kami namumulot ng pera dito sa abroad. So sana pahalagan nyo, yun lang po ang masasabi ko sa inyo. So gaya ni ate, minsan tinutulungan ko rin sila. So sabi niya, ang hirap pala dito sa abroad ngayon, nakita ko mismo sa aking mata kung ano ang trabaho nyo dito sa abroad, kung ano ang trabaho mo dito sa abroad. So mas maganda pala guys kung makikita nila yung ginagawa natin dito sa abroad para at least mismo malaman nila kung paano talagang maghirap ang OFW bago makuha yung pera na pinapadala sa Pilipinas. Tama? So ngayon matatapos na namin ang trabaho namin para at least makauwi na kami ng maaga guys. Kaya yan, pinakain ko muna siya ng prutas kasi in-offer sa amin yung boss ko bago sila umalis papunta ng ibang bansa for a week vacation. Kasi nga, diba, June, July is a vacation ng mga bata dito sa abroad. So, ngayon wala sila dito kaya lahat ng mga pagkain sa rep ay in-offer sa akin. So, yan. Binigay ko rin sa kanya para kainin niya lang kung nagugutom niya. Pero maya-maya lang lalabas kami para kumain. At napaka-healthy naman to, strawberry at blueberry. So, ayan, para at least magsawa siya kasi alam mo naman sa Pilipinas, napakamahal talaga ang bilihin at the same time yung mga prutas. So, hanggang dito na lang po tayo. At paalaala po sa mga kapwa ko OFW sa buong mundo, ingatan po ninyo ang ating sarili kasi walang mag-aalaga sa atin kundi tayo-tayo lang at kumain ng mga healthy food. At kayong mga mahal namin sa buhay, mahal namin kayo, kaya lang sana pakiusap, gamitin sa tama ang mga pinapadala naming pera. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching guys.